ninyong lahat. Eh, Ninang, yes. Ang pagbukas mo ng diary, nahihinap ko. Kala daw nila, pag kumakanta na yung pinali na si Lola Sela, hindi mo pinapansin, yung pala bigla ka daw gumaganon. Parang baliwala lang. Kahapon din mo pinapansin. Ngayon, hindi mo na lang pinapansin, tapos bigla ka na lang. Pagbukas na nga, dyaryo niya, dahan-dahan eh. Kaya, kagabi, dapat si Lola nandoon. Ang gagaling bumirit. Belter. Oh, birit. Ang gagaling, ano? Panay birit. Biritan talaga, biritan. Oh. Saan? Ano saan ang birit? Kung loloobin, balak race. Araw. Panay birit. Saan tayo doon? Magaling. Di ba may kanta si Michael Jackson yan? Birit. Birit, birit. Birit. Di ba? Birit. Kaso ka rin si Dondon, ano, muntik nang hindi makapasok kagabi. Bakit? Yan na naman tayo. Bakit? Iba naman doon. Bakit ko na naman? Bakit iba naman doon? Sultan. Ayaw ka pa kung masukin? Si kuya lang daw pwede pumasok doon. Bakit ka naulan eh? Ay ba ang uusapan? Ano ba ang trabaho ng librarian? Hindi taga ano ng mga librarian. Nag-aayos ng mga libro. De bookkeeper. Bookkeeper. Di ba ang bookkeeper sanay tumingin sa table of contents? Mm-hmm. Oh, siyempre. Mm-hmm. Mga nilalaman. Mukhang ikinulong na siya. Mga nilalaman. Meron pinahihiwating na naman chapter yan. Eh, nakakulong na ngayon. Chapter yan. Dahil nagsisinungaling ka. Teka lang. Kung malalamang nagsisinungaling ang tao. Bago natin ito, bago natin na... Inaano ko eh, bakit they are too cocksure that the lady related a tall story or a cock and bull story? Cock and bull? Bakit? Kasi kasi na pag naka-mindset ka na, nakaset na yung utak mo, ito na yung pinaniniwalaan ko, kahit anong explanation ng tao sa'yo, wala na eh. Ibang lies na yun based on... Lies were they lies. Based on the drawn conclusion? Mm-hmm. Was it based on rhyme and reason? Dapat ganyan pa. Dito nang galing sa bias or what? Mm-hmm. Dalawa yan eh. Pag rhyme and reason, you're rational. You use your reason, your brain. Reasoning. Pagka irrational ka, you use your emotion. Ayan. It's your heart. Brain and heart yan eh. I always use my brain. Ako my heart. It only stopped when I fell in love with my wife. Wow. Because I am my heart. Eh. Ito na nga ang division yan eh. nasa upper rung ng ladder. Yung utak. Sumusunod lang itong... Usod. Puso? Bago mag-walk out ko ni si Dondon. Hindi ko gagaling dito. Puso. Puso na natin. Kasama yung puso. Puso na natin yan. Give something sa kanila. Bago mag-walk out si Dondon uli, buhusan na natin ang tubig. Weather report ni Brian De Paz. Hindi ko sa iyo eh. Kami, Brian De Paz. Hirap mag-build up ah. Yes, Commissioner Wilhelm, good morning po sa inyo dyan at sa lahat ng ating mga kasambahay. Narito po tayo ngayon sa Pag-asa upang alamin kung ano na nga ba ang latest dito po sa tropical depression na si Mina at kung ano po yung paghahanda na dapat gawin ng ating mga kasambahay ngayong maulan ang ating pong araw. At makakasama po natin ngayon ang isa sa mga weather forecaster ng Pag-asa, si Ginoong Manny Mendoza. Sir, ano na po ang latest dito sa Bagyong Mina? Okay, magandang umaga po. Tungkol po sa Bagyong si Mina... Kanina po ika-4 ng madaling araw, ito po ay namataan sa pamamagitan ng satellite surface data sa layo po na 320 kilometro sa silangan-hilagang-silangan ng Birak Catanduanes, 15.4 degrees north, 126.9 degrees east. Taglay pa rin po niya ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour near the center at ito po inaasang kikilos ng pahilaga-hilagang kalduran sa bilis na 7 kilometro bawat oras. Kailan po natin inaasahan na ito po ay lalabas na ng bansa, sir? Dahil nga po ito ay medyo bumagal at nananatili pa rin ang kanyang lakas na 45 kilometers per hour, ito po ay inaasahang lalabas sa Philippine Area of Responsibility sa araw po ng Sabado. Okay, so araw ng Sabado, base po dito sa forecasting ng Pag-asa, meron po bang inaasahan na mabagyong parating? Actually,
dito pa po ito, isang ito, posibleng mayroon maging isang ganap na tropical depression po ito sa susunod na mga araw. Opo, ano po ang inyong mensahe sa lahat ng ating mga kababayan ngayong maulan po ang ating araw at ganoon din naman yung paghahanda ng ating mga kababayan, sir? Okay, ang mensahe po ng pag-asa, amin pong inaanyayahan na maging handa ang lahat po ng mga naninirahan sa mga bulubundok ng lugar, sa mga dalampasigan, sa mga mabababang lugar na maging alerto sa posibleng pagdaloy po ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa, lalo-lalo na nga po sa may Kabikulan. At inaanyayahan po rin namin ang mga tao, lalo na sa Metro Manila, sa dakong hapon o gabi, na magdala ng mga payong o pananggalang laban sa ulan para po maiwasan ang sakit at karamdaman. Thank you very much po, Ginoong Manny Mendoza. Yan po muna ang mga pinaka-update mula pa rin po dito sa PAGASA. Back to studio. Maraming salamat, Brian DePaz at si Manny Castañeda po, dyan sa PAGASA DOST. Ano yung ginagamit nung araw, itong mga crusades? Pagpupunta sa Jerusalem, di ba? Pilgrimage. Bigyan ng chastity belt. Yung babae. Chastity belt. So, for them to remain forcibly faithful. They should be faithful. Kaya medyo kailangan natin forced security, to behave. Security belt ang kailangan natin, London. Security belt na. Dahil meron naman sa atin, ha, mismo. Dahil may nagtitrip lang ngayon na namamaril ng ibon. Grabe naman yun. Namamaril ng ibon. Endangered species yan. Eh, gusto lang baguhin si Com. Namamaril ng ibon. Nagugulat ka na lang. Di ba doon kay Ben, ipinicture yung nangihipo, tapos sumasaludo. Masaludo, oo. Ito naman, namamaril. Ng ibon? Oo, siguro. Itong frustration ito, nakausap ko si Camille Garcia, si doktora. Baka ito nung namamaril ng naghahanting ito, walang tama ang ibon. Kasi yung madaling tamaan eh, na lang yung ginagawa. Yung lumilipad, eh, napakihirap tamaan. Ang pugo naman, walang challenge sa pugo eh. Di ba? Pabagal. Eh ito, may challenge na rin ito dahil pwede ka naman umilag eh. Delikado yan. Mm-hmm. Sitting duck yan. No? Sitting duck. Hindi, ganun nga. Medyo mag-iingat kayo. Lalo yung mga madadaan saan sa... Yan? Sa gawin ng Nueva Ecija. Namamaril ng ibon? Hmm. Walang kalaban-laban. Walang kalaban-laban. But anyway, nako si Gaddafi. Ayan na. Tipong wala ng kalaban-laban. Wala na. Oo. Nahuli medyo tumukis na naman si Obama na parabang siya eh nasa likod ng tagumpay ng mga rebuildi. Rebuildi. Rebuildi talaga. Parang siya yung nasa likod eh. Oo. Pero kung titignan mo, parang engineer nito ng State Department or ng CIA. Yang kaguluhan yan sa gitnang sila. Pasok na yung capital eh. Kanina pala yung nasa PAGASA DOST siya, no? Manny Mendoza. Hindi Castañeda. Ayoko sana bagitin Mendoza kasi kahapon, di ba, August 23 ng ano. Yan yung sa kahapon. Uy, ayaw ni Dilima na, ano? Today yung August 23. Sobra na kayo, sabi ni Dilima. Hingi pa kaming paumanhin sa inyo. Uy, grabe naman. Kaya magbabayad pa kayo. Hingi na nga ng paumanhin si Pangulo Aquino noon eh, di ba? Ayaw na ni Dilima. Kakausap niya yung mga ayaw niyang masensya na kayo. Nangyari yun. Mahirap ba yun? Mabigat ba yun para sa atin? Walang compensation ba yun? Hindi na makahirap yun ha. Kapabayaan nyo. Hindi magkikita kayo. Ako normal yan sa Pilipino. Oo. Pero yun, pasensya ko. Oo, di ba? Hindi, wala na yun. Very apologetic. Hindi, nakakahiya sa inyo eh. Saka mas maganda, nagpapakulaba. Nintay lang naman yung review kung ano yung naging resulta. Sana nga ganun, Karen eh. Kung kasi ang nangyari, para bang sabi niya na ang may karapatan lang ang humingi ng tawad daw, si Pangulo. Eh, humingi okay, na siya. Hindi na po. Humingi na ng dispensa. Pero hindi rin naman siya. Ano nga yun? Can she not do it for the president? Last time, di ba? Yeah, last time, the president. Di ba po pwede gawin niya yun? On behalf of the president of the republic. Pwede ka rin. Department secretary. Pangit. She's the alter ego of the president. Simple lang naman. It can be done, but not necessarily, you know, she could not speak for the president. Meron tayong... She has always been speaking for the president. And, if I remember right, last year, President Aquino himself said, I'm sorry. Hindi ba po pwedeng maulit yun? I'm sorry. I said I love you. Mabigat na yun para dito. Ang hinihingi lang ng pamilya,
magpulong, kayo representative, kahit representative, kahit sulat lang, okay na sa kanila. Mahirap ba yun na itong mga taong to ay namatayan, hindi ba? Hindi, hindi napakahirap para sa isang Pilipino. Normal sa Pilipino ang humihingi ng... Sorry, very apologetic ang mga Pilipino. Hindi kasi naman, pagka nag-sorry naman siya on behalf of the president without authority, sabi na naman ng ano, why are you putting words into the mouth of the president? Pwede naman na Secretary of Justice, but not necessarily coming from the president. I'm not speaking on behalf of the president. I am speaking in my capacity as a lawyer, a former human rights lawyer, and a Secretary of Justice. And as human being, diba? Pwede yun. Agree ako dyan. Kailangan diplomatika, and at the same time, you're able to save the reputation of the president. And I think hindi, as human being, you have to have compassion all the time. All the time. Kasi mahirap yung role ni ano eh, ni Secretary De Lima eh. Inutusan siya ng palasyo. Hindi nga niya alam kung sinong nag-utos sa kanya sa mula palasyo na siya ang haharap. Pag nung humarap siya doon sa mga pamilya ng mga Luneta hostages, no? Victims, she was representing the president. Okay. Yes. Oh. So when this family of the victims demanded apology on the context that is she is representing the president. Mm-hmm. Eh ang utos lang sa kanya humarap. Harapin mo. Hindi naman hindi naman sinabi, humarap ka, humingi ka ng tawad. But you can always come up with the disclaimer. Yeah. I'm not talking on behalf of the president. I am talking as a lawyer. As a former human rights lawyer. Pwede. And I don't think magiging negative kay Presidente. Hindi magiging negative. It's too tactful. Diplomatic. Mahirap yun. Split personality, Karine. Eh, talaga naman split siya. It wouldn't be negative for him. Diba? Diba? Mahirap siya. Lahat ng recommendation niya, kumbaga lahat ng kanyang command, we're all countermanded. Mahirap yun. Diba? nung nag-review nung findings niya bilang Secretary of Justice, nakikita ko na hindi siya credible. Sa mata ng palasyo. You are not credible and your findings have to be submitted to the microscopic eye of my legal battery or luminaries. Legal luminaries. Microscopic eye. But she should not be the one to be blamed. That should be put to the context of the president decision. Kasi hindi mo naman preempt yung ano ng presidente. Ito makiising tao itong si De Lima. Tsaka nagsorry na. Baka nag-iintay lang ito ng limang ulit na rejection. Coming courtesy of the palace inner sanctum. Yun na nga mahirap eh. Kung sino yung nagpe-perform ng mabuti, yun ang hindi mo. Kaya tignan mo, doubtful ako ngayon. Kung yung sinasabi ni Valte, he's not resigning. And we find her very, very effective. In what way? In kowtowing to all your whims and caprices. Yung ba ang pagiging epektibo? Kapricho? Kapricho? Kung anong ibig nyo gagawin? Pero may mga experiences ako dyan, Karine, sa ano ng mga palasyo. Kung sino yung mga pinupuri, yun ang... Lagi yung tinatanggal eh. Diba? Panahon ni Pangulong Marcos, panahon ni Cory, panahon ni Ramos, panahon ni Estrada, panahon ni Arroyo. Lahat na nagtatrabaho. Pag kayong pupurihin ka, kinabukasan, tanggal ka eh. Pupurihin ka ng tao. Hindi, pupurihin ka din ng palasyo. Lahat, tamo si yung Bureau of Correction. Totoy Jokno. Pinuri, kinabukasan, tanggal. O si Undersecretary Puno ng DILG. Hindi pinupuri. Hindi tanggal. Kaya medyan, itong kahapon, guest ni Kuya si Commissioner ng Custom. Alvarez. Mukhang pag ito'y pinuri, kinabukasan, tanggal. Kailangan manata natin ang manata niya. Kaya manata. Di ba sinabi mo kanina, Karine, si
Undersecretary Balte, pinupuri si Laila. Ma'am, kabaho ka dyan. Delikado ka. Medyo, ano ka muna. Laila ka muna. Tingnan-tingnan mo. Nonga muna, nonga. Tingnan-tingnan mo, baka nasa chopping block ka na. Oh. Tingnan ka muna, ito Manila Times. Rebels, ano ito? Closing. Close in on? Close in on Gaddafi. Close in on Gaddafi. Tripoli. A day after jubilant rebels overran the symbolic heart of the capital, fighting raids on Monday near the compound of embattled Libyan leader Muammar Gaddafi and in other parts of Tripoli, witnesses said. The International Criminal Court, meanwhile, was seeking the transfer of Gaddafi's son, Saif al-Islam, in The Hague to face charges of crimes against humanity, the court spokesman said also on Monday. The victors belong the spoil. The writing is on the wall. Nakita mo si Bush at yung mga kapanalig niya sa Israel, daming pinatay niyan. Si Bush. Pero naharap pa sa trial. No. At sinasabi natin, Mike is right. Gaddafi and didn't say years. Mike is right. Mike. Oh, baka sabihin niyo na naman. Mike. Baka sabihin niyo. Mike is right. Inuunahan ninyo. Mike is Mike. Ang gabi-gating ka, palaging ikaw ang astig eh. Ikaw ang... Pagdihado ka, lagot ka. Miski sa boxing eh. Sa boxing, paglupasay ka, tulog ka, wala pupunta sa'yo eh. Pero very, very interesting yung yung hamon ni Representative Ignacio Iggy. Arroyo, Si Ping. Namo niya si Ping. Paliwanag mo, Ping Lacson, kung saan ka nagtago. Ako'y mag-a-appear. Yun ang panangga niya, no? Pupunta ako dyan. Meron pa tinawag namin. Exchange deal. Exchange deal. Dito ka, imbestiga namin kung paano ka naging fugitive. Saan ka nagtago, anong ginawa mo. May sinasabi ni Laila De Lima na ikaw ay masaporta, may pasaporting Pekinese. Ano ibig sabihin ng Pekinese, Lola? Pekinese. Yung peke. Peke. Natututo na si Lola. Natututo. Fake. Counterfeit. Natututo na si Lola. Bogus. Lahat mo, puro peke. Walang katotohanan. Baka dumulas si Lola. Kawawa naman yung ano. Hindi ako dumulas. Bookkeeper ni ano. Yun ang bigat yung... Isipin mo, nag-decide ako, nagsisinungaling ka, pinakontempt kita. Oo nga eh. Dapat ako to sana nito. Nag-usap kayo. Ito ba ano ba? Nagdebate naman kayo. May proseso. Oo. Hindi niyo naman hawak na ginagawa. Isipin niyo, sabi na nga ni Joker Arroyo eh. Wala akong natatandaang nagawa nating batas diyan sa in aid of re-election na yan. Legislation. In aid of legislation. Oh. Alam mo, in aid of legislation. Meron ka na dapat na nakaumang na ganyan eh. Hindi pa man nangyayari yan. Di ba? O ito, may nangyari. Okay, alikat, tingnan natin. Tulungan mo kaming gumawa nitong batas na ito. Right. Kaya nga. Pero ito, sabi ni Joker eh, ito na nangyayari sa atin eh, since time immemorial. Two things. One is kawawa yung utusan lang eh, di ba? Sabi nga ni Joker, nakita niya si Angelo Reyes, umabot na rin sa punto ng pagpapakamatay. Itong sa DBP, sabi, baka natakot lang yan eh. Kaya nagpapakamatay yan, dahil mapapahiya. Nakita mo yung ginawa ni Gordon kay Abalos, no? Nagmukhang pechay si... Anong hiningiti ka? Ngumiti ka nga? Bakit nakasimangot? Ngumiti ka nga? Ngumiti ka. Yung kinolberto ko sa alis din. Tumawa si ngumiti ng konti si Abalos. Ayan, ganyan, guwapo ka pala. Do not smile while you are in the Senate hearing. Oh. Ang galing-galing nila. Ano, Karine? You are morally beyond reproach. Under the Constitution kasi, the Senate or the House of Representatives is given the authority to conduct public hearing or inquiry in aid of legislation. Mm. The purpose of that provision of the Constitution is to provide the Senate or the House of Representatives sources for information that would be used
or premise for the development or enactment of a law. Pero ito, sabi nga ni former President Ramos, this is already an investigation in aid of prosecution. Kasi gusto nila, kahapon, gusto ng Senado, mailisit nila doon kay Rowena Del Rosario. Mga damaging statement that will be used to prosecute First Gentleman or Iggy. Ang mga sagot kasi ni Del Rosario, hindi nila kayang kontrahin eh. Pinag-issue ako. Sinusunod ko lang yung utos ng boss. Kasalanan ko. Correct. Karine, ang galing-galing nila sa pagpipingkian ng inyong mga talino sa inyong mga ginagawa. Di ba? Ang gagaling nyo. Kaya manonood kami sa inyo. Makikiramdam. Bakit tayo magpatuloy ah? Di ba? Bakit? Kayong lahat nagpipingkian ng talino sa mga lugar ninyo, sa mga katawan ninyo. Ayan. Lola Karine, ayan. Pugad lawin. Sabi balintawag yan. Cry of pugad lawin. Di ba? Ano ba tawag sa pugad ng lawin o ng agila? Airy, no? Airy. Oo. Pag airy ka, balbon ka. Para kang si Ninya. Hairy and hairy. Hairy. Bilis mo talaga ka rin eh. Ngayon, pugad lawin nga pala. Ngayon ang araw na pinagpupunit nila ang kanilang mga sedula. Sabi nila, galit sila sa mga pare. Kaya sabi nila, eto na, sedula sedulorum. Sedula. Pero hanggang ngayon, may symbolism lang yun eh, di ba? Meron. May sedula pa rin tayo. Meron pa rin. Oh, ikaw pinanganak dito, ito pala tandaan na dito ako pinanganak. Ang simbol ata ng sedula kasi, ang nagbibigay ng Spanish, ano, government na parang pag bumili ka ng sedula, bayad ka ng buwis, parang submission yun eh. So, parang a symbol of defiance to the authorities. Pinunit nila yung sedula. Pero ang sedula nito, ano, ninotaryuan ni Attorney Velasco, di ba? Doon sa chapter, ninotaryo ni Velasco yung ano, contract of lease, March. Yung sedula noong contractor, April. March, April. Abigat. Hindi ba? Ibigyan mo nga kami ng background info. Pinotaryo muna bago ko muna sedula. Ganun ba? Yung sedula, sa isang notaryo publiko, hindi ba inilalag yan? Yes. Yung number? Oo, kailangan yan eh. Ano yan, hindi ka pwedeng mag-antedate dyan, hindi ka po pwedeng... Kasi lahat yan dapat yan, eh. Ano ang punishment sa isang notaryo publiko na hindi naglalag properly? Ano yan? Yearly kasi nagsasubmit ng kwan eh. Yearly, oh. Yung notarial kwan sa IBP. Tapos, doon mo makikita kasi Karen eh. Yung araw, kasi ang nakalagay ro, subscribe and sworn to before me sa Notary Public. Pagka halimbawa, nandoon ka, nagdala ka ng sedula, dapat noon, meron ka ng sedula. Of course. Hindi na dated, kung anong date mo kinuha yun. Yung kasi, nung kinuha niya yung sedula niya, mas nauna pa yung notaryo bago rin sa sedula niya. Yun. Ay sinadmit. Doon sa journal kasi, personally appeared before me. Unknown to me. Di ba nag-out eh? Yes. Pagka hindi sumunod, nag-violate, ano yung kaso na pwedeng isampa? Dismissal sa yan. Sa disbarment. Unang-una, hindi ka na tatanggalan ka lang ng komisyon. Kasi yung commission? Notarial, May commission. Nangungumisyon ka niyan eh. Dalawang daan o 20. Pero di ba kung may mga ano ngayon, may mga notary public na hindi naman abogado. Talaga walang abogado. Yung kumbaga nag-take lang ng... Bawal yun. Di ba? Pinapado lang. Publiko na... Pero iba naman yung mesa nasa labas na eh. Type-writer. Yung ano, may type-writer na ganon. May nakalagay sa lamesa. Notary public. Dami yun, City Hall. Pero ano nga ba ang kahalagahan ng sedula? Kasi di ba meron naman tayo ng mga government IDs. Certificate. Kung tutuusin ba? Kaya nga, di ba, Karen, kung pero nadadaya din yung sedula, no? Kahit saan, pwede kang matapay. Dati kasi yan, residence certificate. Meaning,
doong ka, certificate yan, doon ka nakatira. Yeah. Kasi pwede mong kunin sa barangay mo eh. Pero noong 1990s, pinalitan na yan ng community tax. Community tax. So, community kasi ang dami na nagre-reklamo. Tama yung point ni Linya na, eh ba't kailangan pa ng residence tax? Eh meron ka ng elector, ano, di ba? Electoral ID. Voters ID. May SSS ID. Meron ka GSIS. May passport ako, may passport lahat, ka. So, nga, no, wag na nating tawagin residence tax yan. Driver's license. Community tax na lang. Pero so ganun pa rin. Doon mo pa rin dapat kunin sa kung saan ka nakatira. Bakit merong mga, kunwari, taga Quezon City nakakakuha sa gawin ng Pasay? Ako, taga Mandaluy, nakakuha ko sa Quezon City. Pero itong changes ngayon sa, ano, sa notary public, ano, sa pag nagnonotaryo na ngayon sa kontrata, hindi na kailangan yung sedula o residence tax o any ID. Any government ID. Any valid ID? Yes. Ngayon, kung kasi tatanungin, government ID, eh private employee ako eh. Mm. Yung driver's license mo, that is a government issued ID. Passport is a government issued ID. SSS, a government issued ID. Postal, voters, these are government. No permit. Oh, exactly. No ID, no entry. Teka muna, ito. Okay, good. Yung Associate Justice ngayon, baka sentro rin ngayon ng ano yan, ninja. Bienvenido ba yan? Tinitignan ngayon yan. No microphone. Bakit ito, Ika, na abogado ng security agency? Best. Monetary, ano? Money. Best. Ni Finance manager siya. Finance manager. Finance manager ng Security Agency. Best Security Agency ni Pinoy. Dati. At nagkaroon ng markang 81. Sa bar? Sa bar examination. Mm-hmm. Ewan ko kung brilyante masyado ang practice nito. Kasi hindi mo naman mag-gauge sa, sabihin natin, 81 ka eh. Ilan sa green? Miski sa Amerika, binabaliwala yung pagiging, ano ka ba? Number 1 ka ba o hindi? At ang examination sa Amerika, eh para man multiple murder, multiple choice lang. Di ba? Parang ganun na napakadali. And even Miriam Defensor Santiago, who did not top the bar, yes. Di ba? Eh sabi niya, ano ba naman yung bar na yan? Miskin nung nandun sa Harvard, hindi tinatanong yan. Hindi tayo lang ang nagbibigay na masyadong importansya. Anyway, what I'm driving at is brilyante ba sa practice do? Dahil ikaw, alam mo yan, nandun ka sa cream of the crop eh. Yes. Si ano yan eh? Yung sinasabi ni Karen eh, si Justice Bienvenido Reyes. Yes. Okay, the newly appointed Associate Justice of the Supreme Court. Right. Ano yung mga non-min feet as a lawyer, na ginawa niya? Belonging to the legal profession and to the academe, you know, I'm teaching in the College of Law of San Beda, no? Parang finif yung fair itong pagpili ni Pangulong Aquino kay Reyes because Bienvenido Reyes is a graduate of San Beda College of Law. Yes. Kaya magaling yan. Si Reyes, itong bagong Supreme Court Justice, is a product of San Beda College of Law. Okay. Okay? Yung una niyang in-appoint, si Sereno, is a product of Ateneo. Kaya okay? Itong pangatlo na i-appoint niya, probably, my guess, would come from UP. Because these are the law schools. Not necessarily the person himself, but the school he graduated from. Mm-hmm. Pero sa experience ba? I really beg to disagree. You are begging the question again, Mr. President. Si Justice Reyes kasi, corporate kasi, yan. Ano yan eh? Ang mabigat dyan, yung pagiging empleyado nitong justice na ito sa security, best security agency ni Pinoy. That will be the apple of discord. I'm sorry. Pero Karen eh kasi, dahil bago siya na-appoint sa Supreme Court, ano? Associate Justice na rin siya rin sa Court of Appeal. Malabon RTC judge. RTC judge pa rin niya eh. Kaya tinatanong ka, any outstanding
performance. 1975 ata graduate yan. So, he started as a corporate practice. With sa corporasyon ni ano Vice ni President ayun, for legal. Pero nagtagal yan kay ano, nagtagal yan kay Len Oreta. Mm-hmm. Yung mga corporate business ni Len Oreta, eh siya ang corporate lawyer. Mm-hmm. And then he became RTC judge in Malabon. Branch 74. Alam mo, hindi naman ako ano doon sa judge sa Malabon. Eh, meron nga judge dyan sa Malabon, gumagamit ng duwende. Hindi ko mo judge ka, eh hahanga ako sa'yo. Dahil alam ko naman kung paano nagiging judge yung iba eh. Gumagamit ng duwende. Kung paano ka naging judge eh... Pero ito, sa lahat ng mga ina-appoint talaga ni Pangulo Aquino, itong aking personal observation. Mm. Kailangan talaga personal na kakilala ka ni Pangulong Aquino. Kasi ito personal niyang kilala eh. Si Sereno personal niyang kilala. So yun ang unang qualification. Oo, mabigat yun. Dahil yan, justice na yan eh. Mm-hmm. It is out of the province of your jurisdiction. Kaya ako malapit na ako kanin eh. Kasi personal na kakilala ako yung Pangulo Aquino eh. Namumuro na ako. It will really break our hearts. Pag iniwanan mo kami. Iniwan mo rito. Ano bang inaay mong position? Before I take my oath, sabihin ko kay Pangulong Aquino, pabayaan mo akong magpundahan. At ipagtatanggol kita. Naku, ano bang inaay mong position ko? Ay, walang iwanan dito. Pagayaan mo ko. At ipagtatanggol kita. Walang iwanan dito. Walang ambak. Oo, tama yung sabi. Mabigat pala ito si Justice Reyes, ha? Oo, mabigat ito. Ito pala yung sinasayawan sa Obando. Taga-Obando. Was a recipient of the most outstanding alumnus award in 1998 from his high school alma mater. Coleo de San Pascual Bailon, and most outstanding Ubandeño in the field of law in 2003. Ilan ba abogado sa Ubando? Salamat. But talking about truth in Ubando, okay. Banner story of the Daily Tribune, Senate forces truth from an LTA staff, cites contempt, moves to arrest and detain Del Rosario. In a bid to force its invited resource person to state that it is former first gentleman, Jose Miguel Mike Arroyo, who is the real owner of the 4 helicopters, 2 of which were sold as brand new to the Philippine National Police. Senators yesterday moved to cite in contempt, order the arrest and indefinite detention of LTA Incorporated former bookkeeper and appointed member of the Board of Trustees of Pag-ibig, Rowena Del Rosario, even before the hearing ended. Until the purges herself of the contempt citation and presumably to force her to give the senators the answers they want to substantiate the allegation against the Arroyos. Ayaw mong sabihin ang gusto naming sabihin mo, kulong ka. Maganda yung statement ni Lacson. Pangit, ano? Anong akala mo sa amin dito? Anong akala mo sa amin dito? Lahat kami? Siraulo. Siraulo? Hindi lahat, meron lang ilan? Ganun ba? Luko-luko, sabi nga. Ano kami dito? Sino kaya yun? Lahat kami dito, ano? Siraulo, luko-luko? Obe. Hindi lahat, meron lang. Iba. So, exempted yung mga babae. Oo, kasi luko-luko. Dapat eh, luko-luka. Luka-luka. Let's put it into proper perspective. Okay. Itong investigasyon ng Senado, ang sabi kasi ng provision ng Constitution, you invite resource person. Right. Para mag-supply ka ng mga information that would help or assist the senators to develop and enact laws. Resource. Bakit mo sasabihin, eto, tatanungin kita, pero ang sagot, gusto ko, ito. Pag sinabi mong resource person, isang tao na kapag nagsalita, ay pwede mong gawing giya. Hindi na yung otoridad eh. Wala na?
pwede mong gawing barometro sa paggawa mo ng batas. Hindi sinabi rito na lahat ng tatawagin mo ay sasabihin ang gusto mong mangyari. Dahil kung yung sasabihin ang gusto mong mangyari na end of legislation, bakit kumukuha pa kayo ng resource person? Saka invited eh. Inimbitahan. Saka Karen, di ba invitation? Pag hindi ka nagpumunta dun sa invitation, pag di mo tinumuhan yun, isasapina ka. Isasapina ka pa. Sinomon ka, pag tinanggihan mo, isasad ka na ng wawarot o palis ka. What kind of invitation? At saka delikado, pag ikaw salita ka ng salita, hindi ka kasalamin ng mga. Sumasaya kang Mori Kuya o kay sarap ng nadara.